So have a beautiful Sunday sana ang ating mga televiewers dahil syempre good job. Marami na naman tayong itatakil ngayon na importante lalo na ang mga trabaho na hinahanap for 2023. Eh, kaibigan ko itong magiging guest natin mamaya. So alamin natin kung ano mga plano nila for 2023 dahil bagong tayo ito eh partner, itong Department of Migrant Workers. Oo nga, partner. Ang dami pala mga hinahanap na trabaho sa kanila, no? At marami pa tayong mga pag-uusapan mamaya, mga kaobrero, dahil alam nyo naman, pag good job, usapang trabaho talaga yan. Pero alam mo, partner, no, nakakatuwa na balikan kung ano yung mga nangyayari. Nakikita natin we're back to normalcy, no? Dahil last Sunday, yung pista ng Nazareno 2023, yes, yung ating ina-update. Ngayon naman, yung Sinulog Festival, yung sa Santo Niño naman, sa Cebu. At sa iba't ibang siyempre yung mga, na siya ang patron saint si Santo Niño. Yun nga po ang ating mga kukuhaan pa ng update maya-maya sa ating mga reporters. Na nakakalat yan. Kahit walang praktisa, nakakalat pa rin tayo all over the Philippines. Diba? Tapos, interesting din partner, dahil mamaya, dahil itatakil din natin itong napakagandang ginagawa rin ng ating kapamilya, yung Akyat Aral, no? Very ano yun eh, no? Encouraging yung kanyang passion, no? Talagang tumutulong doon sa mga less fortunate na mga bata, doon sa mga bundok, sa mga remote communities na talagang inaakyat nila. Ibang klase yung ganung ano eh, let's say crusade, no, na talagang tumutulong para lang mapag-aral yung mga medyo kapuspalan natin, mga kababayan, lalo na yung mga bata, di ba, partner? Oo, totoo yan, partner. Yung i-bridge mo yung gap, di ba, yung para dalhin mo sa kanila yung edukasyon, yan. At pagtulong din ng isang Pinoy seaman para makasagip nga po ng dalawang foreigner at isang aso. Feats of courage ang meron dyan, o, di ba? Kaya kalat na kalat. Sa Amerika naman yun, sa Amerika, di ba? Dalawang Amerikano yung nasagip at saka isang aso, partner. Kaya nga po kahit sa ang sulok ng mundo, may Pilipino, kumustahin po natin ang mga yan. Kaya simulan na po natin ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. At syempre, gabay nyo sa paghanap ng trabaho, tandaan. Basta usapang trabaho. Good job yan. Kasama nyo po ngayon, Rica Lazo. Ako naman po si Danny Buenafe. At simulan po natin ang ating programa sa ating isyu ngayon. Mga usapin sa paggawa at kapakanan ng manggagawa. Yan ang ating isyu ngayon. Okay, mga friends. Dahil speaking of friends, yung dalawang mag-friends na ang una nating pag-kausapin. Siyempre, okay. Salamat. Introduce. Siyempre, salamat partner, salamat. Matagal ko na itong kaibigan, matagal. Ano pa ito eh, reporter pa lang ito eh. Kasakasama ko na ito sa mga coverage. Malalim na rin yung pinagsamahan namin. At yeah, very happy ako dahil ngayon, balik siya sa limelight ha. At napaka-importante yung ahensya na kanyang tinutulungan. At siya eh, yung role niya, napaka-delicate nito dahil spokesperson siya. No? Itong bagong itinatag na Department of Migrant Workers, siyang spokesperson, walang iba kundi ang aking kaibigan at syempre at kailangan makilala mo rin ito partner ay sa pamamagitan ng Zoom makakasama natin si Toby Nebrida. Toby, good morning. Nakamute ka Toby, nakamute. Bang umaga po. Good morning, Danny, Miss Rica, kamusta po? Good morning, Sir Toby. Good morning. Sa US ka pala, Danny. parang hindi ako sanay na tawagin kang diba? Spokesperson Toby. Toby na lang itatawag ko sa'yo. Anyway, kasi good news do dahil lang balita nga mula na nga kay Secretary Tut, sinabi niya nga na 16 bagong katawan ni mga kakailanganin niyo mga 1,000 ba Toby, tama ba yung figure? Yes, pamanhin kay Secretary Toots, kasalukuyan yes. Take off na siya no. She's kasama pala sa Davos, kasama siya sa Davos. Opo, kasama po sa kasama po siya dun sa delegation na kasama ni Pangulong Marcos patungo po sa Davos, Switzerland.
palagi kasing may mga Filipino community engagements eh. So yes, I know. Parang standard na rin po na kasama si Secretary Toots dahil siya nga po yung naghahatid ng balita sa ating mga overseas workers tungkol po sa mga kaganapan, particular dahil bago nga po yung aming kagawaran. So, bago nga kasi yung kagawaran, this year, pinagpala po kami. Salamat sa ating Kongreso at sa ating Pangulo at na-approve po yung ating ano no, yung ating budget which will now allow us to compose ourselves fully with at kasama po dito yung pagtatalaga at pag-hire ng mga karagdagang kawani sa aming ano no, sa aming departamento. Right now we have about ano, we have about 700. Lahat po 'yun internal ano no, ito na yung mga dating mga empleyado at personnel natin sa POD, yes, sa OWA, sa iba't iba pong mga attached agencies na bumubuo na po ngayon ng ating Department of Migrant Workers. Pero we still need another 1,000. Bungi pa po ang ating ano, ang ating organisasyon at kailangan pong magbuo doon. Particular dito, Danny, yung ano, we have kailangan kasing magtatayo tayo ng 16 na regional centers. Yes. Iba't ibang lugar dito sa ating ano, no, sa ating bansa. Yung primary reason doon kasi ikaw, nakadaan ka naman sa aming tanggapan dito sa Blas Oakley Building, ano? Sa Yeah. Andiyan lahat eh. Yan ang pinupuntahan ng lahat. So, ang trust natin is to lumugar kami. We locate ourselves doon na po sa ating mga region, sa ating pong mga probinsya, para doon na rin po yung ano, doon na rin po yung paghatid ng serbisyo, doon na yung processing. So, hindi na po kailangan tumungo pa sa... Okay, good. So, we bring the ano, no? We bring the services closer sa closer to the people. Seeking ano, no? Seeking job opportunities overseas. So, kailangan natin ng tao, Danny. Yeah. That's about 1,000 in all, no? Toby, ibig sabihin 16 regional offices. Bigyan mo lang ako ng konting ano mga priority regions ngayon and let's say bubuksan ninyo kasi sabi mo nga medyo masyadong busy na itong POEA. Alam ko 'yan, yung sa may Ortigas Extension. So anong mga regional offices let's say na talagang para somehow siguro I'm sure mga busy na mga ano yan areas, di ba? Lahat actually, Danny. It's ano no? We're also evaluating yung ano no kung yung pagbuo ng ating mga regional centers. Siyempre yung ano no kung saan marami tayong mga ano saan tayo maraming mga naka-locate na overseas Filipino workers and their families kasi ano no hindi lang migrant workers yung ating tinututukan ng pansin kundi pati na rin yung kanilang mga pamilya no particularly kanilang mga children. So, high concentration and then where we can be most effective. But all told, Danny, lahat talaga yan, all 16 all 16 regional centers. It's lahat going... yan scattered Luzon, Visayas, and Mindanao kasi marami tayong mga applicants from all over these regions, di ba? Yes. So, yun nga, imbis na pumunta pa ng Maynila, then dito na natin sa mga regional centers. So hindi na ganong kalayuan ang kanilang ibabiyahe so that they can file for their applications or they can their papers are processed. Doon na po. Okay. Bago ko ibigay kay ano partner Rica. So ibig sabihin, let's say I'm from Pangasinan, I want to apply for a job, no, going abroad, lalo sa Middle East. So Pangasinan, Baguio, so may mga area na diyan na let's say pwede part of the 16 regional offices? Yes, correct. So Pangasinan Region 1 po, Ilocos Region, yung ating regional center San Fernando ba? I think so. Ayun. Partner.
Opo, gawaan na naman po tayo ng ano, no, ng syempre, bagong personnel list, bagong mga opisina. Okay na po, in place na po yung mga centers natin. It's already up and running. Tao na lang po ang hinihintay. Ay, tatayo natin yan. I don't have the list with me right now, Rica. Mm-hmm. But we have a number of existing POEA and OWA offices na nakalugar na po sa ating mga provincial areas. Initially, tinitingnan po natin kung itong mga facilities na ito, itong mga tanggapan na ito, ay maaari na natin ma-convert into our regional centers. So that's where we are. Pero yung kung na-identify na natin, nabanggit mo yung kung sino yung ano, no? Kung anong klaseng work, lawyers, for example. Yun. We need ano, no? We need a lot of those. Pero syempre, these are offices, ano? So, completos recados yung staff requirement po na kailangan. So, all the way from ano, no? All the way from drivers, utility personnel, all the way up to our ano, to our regional ano, to our regional director. Opo, but since ano Sir Toby, 'di ba, inabsorb ng Department of Migrant Workers yung ibang bureau, yung ibang mga ahensya, right. Hindi naman po din mawawalan ng trabaho yung iba, no? Magiging operational tayo. It's just gonna be under one department na ng DMW. That's correct. Oo. In fact, yun nga, we have all told mga 700 na existing internal personnel na minana natin ano. Naging pagbubuungan ano, iba't ibang ano attached agencies, lahat po yun ay na place na natin. Our employees already know where they are going to be posted once we start activating yung ating ano staffing pattern, and that's starting already actually, nagsisimula na. Opo. In fact, nabanggit na rin po ni Secretary Toots yung pagbubukas ng vacancies ano sa para 1,000 in all, ay kasi nga we need to staff our offices para yun nga no, we are able to provide yung services na iahatid natin sa ating mga OFWs. We're working very closely, Danny and Rica, with the Civil Service Commission dahil syempre may mga ano po yan. They are going to be civil servants. Ano? They will be entering the public service. So, pasok po no, sa hiring and qualification requirements na itinalaga. Susundan po natin ito. That are provided for sa ating civil service law, and we will that is why we are asking guidance and working closely with the Civil Service Commission para para kompletos recados ba, transparent, and we are able to find the right people and put them in the right jobs. Madami na po yung mga ano natin no, inaayos ngayon, pati legal team kailangan meron din po yan siguro sa bawat regional office natin. That's correct. Sir Toby, no? Yes, opo. That's correct. Opo. But I do remember kasi naging kaibigan din po natin si Arnel Ignacio, no? At sinabi nga po niya na isa sa mga tinitingnan is yung pagbibigay ng partner yung OEC? Training. OEC? Training. Or at least yung mga what to expect para doon sa ating mga OF na lilipad pa abroad. Ito po ba ay kasama na rin po doon sa mga magiging one-stop shop nila na gagawin when they try to enter at kukuha ng trabaho sa DMW? These are for the OFWs or for... Opo, the yes po. Ah, oo. Kasama po. Yung service na yon, yes, oo. Doon na rin po, i-devolve natin kung ano po yung servisyong nakikita natin at makukuha natin right now from our head office. Yun din po yung makikitang servisyo, yun din po yung iahatid na mga servisyo. Mm-hmm. Sa ating mga prospective overseas Filipino workers doon po sa ating mga regional centers. Yun nga, so we bring it closer na to our
key client. Huwag na natin silang pahirapan pa. Unang-una, pa na Maynila. Decision, ha? Ang hirap ng decision na yung you will leave your family for so many years na niyan. It's very personal, very sensitive, especially Toby. Yeah. Toby, binanggit mo kanina yung priority job doon sa mga regional offices, yung abogado, lawyer, di ba? Do they have to be do they have to be mga bihasa sila sa labor laws o kailangan kahit na ordinary lawyer na somehow makakatulong para doon sa pagtatatag nitong mga regional offices na bahagi nitong DMW? Good you pointed out Kadani. That's the reason why we're working with that's the reason why tayo nakikipag-ugnayan sa ating Civil Service Commission para maliwanagan po kung ano yung pangangailangan, minimum requirements, for example, at yung qualification standards na iaatang natin for the different job levels. So, we want to have that. That's the reason why we're working with civil service para ma-clarify natin yung mga ganyang klaseng points. But of course, kung meron ng previous experience on labor law, on adjudication, for example, di ba? Then definitely, may plus, may points added yun dun sa evaluation na gagawin for the prospective applicant po. Toby, kasi nakabanggit din dito, aside doon sa 16 regional offices, may 4 overseas posts na kayong bubuksan. Ano-anong area to para malaman lang ng mga nakikinig sa atin? Na una nang nabanggit natin, si Pangulong Marcos po mismo ang nagbanggit nito during the summit po sa Thailand, He announced to the Filipino community na isa sa 4 na bubuksan bagong migrant workers offices na po ang tawag natin. Dating Polo ito di ba? Yung Filipino Polo. So we are transitioning to the migrant workers offices. 4 po. The first one that was identified will be in Bangkok, Thailand. Now, the 3 other locations are currently being evaluated. Number one, concentration ng ating Filipino workers, And then, Saan yun? Saan? It's still being evaluated, Kadani. Saan po i-locate yung the other 3, the other 3. Sigurado na po tayo dun sa Sa Bangkok for now is sure, yun ang sinasabi mo. Yes. So 4 new. Okay. We have about 40 right now. We hope to open. Yeah, yung mga Polo, yung existing na yun, Polo offices. Existing yan. Itatransition lang, mag-iiba na ng pangalan, migrant workers office na ngayon, ay tatawag. Ganun and na. Then tataasan siya and part of the direction din po ni Secretary Toots is to pagandahin natin yung servisyo so that we are able to support and assist our OFWs habang nandun sila sa sa ibang bayan. Mm-mm. Sir Toby, ito pong 1,000 na ating mga hahanapin trabaho. Meron po ba nito na pwedeng mag-apply ang mga K-12, ang mga PWD, ang mga hindi naman po mataas senior. Na matapos na education. Senior. Pwede ba ka, Toby? Yes, oo. Ako, senior na nga rin ako. Ikaw talaga eh, pinapahalata mo ito natin. Okay. But it's going to be based on the experience siguro, performance. Experience. No? And then matching po, matching din. We have 1,000 vacancies all in all
from very professional levels, yun nga, no? Tulad ng kunyari, nasa director level ka, eh, mataas yung proficiency and skills requirement mo doon, all the way down to our ano, no, support staff. So, hindi naman ano. So, iba-ibang ano yan. Iba-iba ang qualification standards at requirements for the job po. Mm-hmm. So far, okay naman ba ang feedback? Yung mga OFWs na nakabalik na dito, na-integrate na with the family, ibig sabihin, marami ba nag-express na interested sila to join in your agency? Oh. Actually, si Secretary Toots also mentioned that open to all. And in fact, encourages, ano, she's encouraging former OFWs. Good. Kung meron pa namang drive to work and to serve their kapwa OFW. Bayans, oo. They will ano, no? Open po. By the way, we will start i-announce po natin ito. The placements and announcements will be made po through our official platforms, ating pong website, and then of course, we will reach out sa iyo, Kadani, Ms. Rica, so that you can help us in making the announcement na nagbukas na po ng for the application period. So wala pa po, hindi pa po siya bukas, no? It's just we're showing na magkakaroon ka ng 1,000 opening. Opo, 1,000 in opening. Kakailangan niyo po ba civil ano ka, civil service eligible ka na agad? Again, based on the job requirements, may mga job categories kasi Rica na kailangan ng ano talaga, kailangan talaga ng civil service eligibility. Eligibility. But meron din naman na wala. Although for those who have not yet taken the exams for their civil service eligibility, we encourage them, of course, to kunin nila yung examen na ito, makuha yung kanilang grado, yung kanilang rating, dahil hindi mo naman alam kung how it will be of help to you. Tulad nito, there are openings in our department at sa iba pang mga ibang kagawaran siguro ng ating pamahalaan. Yung meron kang eligibility rating, meron kang civil service eligibility, nakakatulong po yan sa evaluation ng inyong application po. Hindi ba pwede yung to follow na lang? Ako, I will admit, I started working kasi as a student, nag-aaral pa po ako noon, and then I was working in a government agency, so I took the non-pro dahil hindi pa naman ano nagtatapos, and then I took the professional exam also after nung napagtapos na to. Kaso Sir Toby, yung iba, ang dami kong kakilala na matalino naman, di ba papasa sa exam ng civil service? Kaya natakotuloy ako, sabi ko baka mahirap yung civil service exam, di ba? It's competitive, di ba, for those wishing to join the civil service. So kailangan din talagang ano, research for more. Prepare for more. Pero Toby, after this interview, maganda nga magkaroon ng parang ano, no? Yung parang information campaign, kasi kung ano yung mga priority jobs, kasi for mga viewers ngayon, gusto nila malaman ano ba yung mga jobs available, at saka kung anong region sila, kung may opening din doon sa kanila, yung gano'n, mga impormasyon na gano'n, and then kahit through media, ma-share namin yung information, partner. Well, yun nga, no? As I said initially, the postings will be made doon sa ating website sa dmw.gov.ph. Magsisimula po yan nitong Pebrero. Abangan na lang po, ilang linggo na lang po ay magsisimula. Kasi nga ano we really need to staff our expand the organization. The directive nga is the sooner we are able to fill up
our personnel complement, the sooner we will be able to provide these services. Kaya, kaya nga, Toby, happy nga ako eh. Dahil yung aking isa sa mga, correspondent sa JEDA, kinuha ninyo, di ba? IT, director level, di ba? Oh, si Charles Tabo. So, yes, I'm very happy for him na, di ba, ang tagal kong correspondent sa JEDA yun. And buti na doon yung pagtitiwala ni Secretary Toots at nakuha siya dyan. At sana nakakatulong si Charles. Hey, Danny, si Charles is head of our Information and Communications Technology Service. Kaya nga, IT talaga yun. Magaling yun. Division, oo. Yeah. And I guess it's also indicative of yung trust ni Secretary Toots. Dahil may ilan din, Charles is just one of them. For example, yung head ng ating National Reintegration Center. Yes. Si Kabeni Legaspi, He retired. He started working in Saudi Arabia rin, Danny. Oh, I'm sure you know him. Zoom na kami. Nag-lunch na yata kami. Nagsimula po ito na accountant. Tapos he worked his way up the ladder ng banking organization. When he retired, he was vice president. And then sayang yung talent at kaalaman niya, particularly for financial wellness, financial preparedness. So, isa yun sa mga consideration kung bakit inalok sa kanya ni Secretary Toots to head the reintegration. Kasi the plan nga is madalas yung planning process ng ating overseas Filipino workers, Danny at Rica, is just aalis ako para makapagpatala ako ng pera, mapa-aral ko si Junior Deneng, at matulungan si Mrs. sa pangangailangan. Aba. Pero after that, wala nang the next logical step is that we are able to train our OFWs na anong gagawin mo pagbalik mo. So, kasama diyan yung teach them how to save, for example, teach them to invest. Ito kailangan bahagi ng sweldo, ito nakatabi ito dahil ang plano in 5 years is magkaroon ng sariling bahay, di ba? Yung ganun. So that's part of financial management. Financial management. So, well, siguro ano rin dahil bankero si Kabenik. Pero totoo po yan, Sir Toby, kasi ganyan po ang ginagawa ng mga Pilipino OF natin eh. Diba? Konting-konti ititira nila para sa pang-araw-araw nila doon. And then all the rest, bato agad sa pamilya. That's kaya right. Nga po maganda na mabigyan din ng financial awareness. Baka kung kailangan nyo din po ng mga ganyan, na trainer ng mga financial sa mga ganyan? Opo, kasama po yan. Kasama po yan sa ating reinvigorated. Reintegration. Mas pinalakas. Our OFWs plan their career, their entire career, from job application all the way to closing out yung kanilang overseas labor journey, and then enjoying the fruits of their labor at maging manatiling productive member ng society pa rin, di ba? Gusto nila na. In fact, nabanggit mo, may mga nagtatanong, farming, they want to yung mga gustong Danny, yung term? Yung mga gustong mag for good na. Yung uuwi na for good. Oo. Dito sa Pilipinas? Oo, sa Pilipinas. Good na. May mga nagtatanong actually options for farming. So in fact we have several discussions going on with the Department of Agriculture para matulungan itong mga OFWs na ito para sila yan. Tsaka makapagsimula. Medyo enough yung savings nila kasi minsan marami rin tayong mga pagdating dito, di ba? Kailangan mag-abroad ulit. Sana nga, for good na talaga, partner. That's right. Opo. Ayan. So, well, Sir Toby, marami pa po kaming mga abangan from you, from your, syempre, TMW, di ba? Madami tayo
Yan, ang daming OFW. And of course, the 1,000 job. Kung kailan po yan. Oo, oh, balitaan mo kami, ha? Opo. Parang diba? Kami dito po sa Good Job, talagang maghahanap po kami ng mga trabaho na pwede natin ibigay. Abangan, malapit na pong i-post. Sige, yeah. Sige. 1,000 new job post sa Department of Migrant Workers. Tsaka ano, sa akin, ang maganda dun is ano eh, in my case, ano, it's an opportunity to serve ang ating ano, ating kapwa. Public service is public trust. Siyempre, tama naman. Found upon by others, ano, but it's also ano, I guess it's also a calling, di ba? Oo. So tama. Totoo po 'yan. Kasi sanay ka naman doon eh. Dati ka sa government station, alam mo 'yun. Oo, di ba? Okay. Okay, salamat. Ah, yan ho si Tony Nebrida, ang spokesperson ng Department of Migrant Workers. Thank you very much, partner.